kang matakot sa ibang tao kung anong sabihin sa iyo. Gumawa ka ng bagay na hindi mo pa nagawa noon. Okay, so magandang araw po sa lahat. It's Ian once again. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. And also, don't forget to click the bell button below. And also, you can visit my website at www.iancanillas.com. Okay, so this morning, I will share to you something new. And siguro, naririnig nyo na po ito sa ibang mga speakers, ibang mga vlogger. But iba yung sa akin na i-share ko sa inyo ngayong araw. Makikita nyo, andito po tayo sa Balikaukau Highland Resort, part of Cabancalan City, Negros Occidental. Okay. So, if you don't like this video, you can skip this video. If you want to learn more something from me, you can continue to watch this video. Kung ayaw nyo maging isang parang you don't want to know more about something yung gusto kong i-share sa inyo, you can skip this video. And please don't forget to subscribe this channel. Okay, please. So please talaga, humingi ako sa inyo ng favor bago po kayo mag-continue sa panood ng video nito. Please subscribe my channel. Kailangan ko yun. Kailangan nating umabot ng kahit 2,000, 3,000 subscribers. Kasi sa ngayon, naka 1,200 pa lang po tayo. Yun ang goal natin this month. And then, please share this video if you want. If you want it. Kung kayo ay nanonood sa YouTube, subscribe my YouTube channel. Kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook page, click nyo lang po yung follow at saka like yung page natin para po makareceive po kayo, ma-notify po kayo every time meron po tayong i-upload na video. Alright? Okay? So, unang-una po, salamat po tayo kay Lord for this opportunity na binigay niya sa atin, good health, and also all the blessings that God given to us. Kahit sa inyo po, salamat po tayo sa Panginoon na binigyan na tayo ng magandang buhay, kalusugan, at saka family. We need to thank God for that. Next, number two is, meron akong i-share sa inyo. Noon ko pa ito gustong sabihin, actually. Sa mga vlog ko po, marami na po tayong na-share. But meron lang po akong gustong i-share ngayong araw. Okay? Number one is, una, ano ko sa inyo. Ano po yung mga bagay na kailangan nating i-work out? Hindi work out na exercise. Kailangan nating i-work out. Matagal na nating plano or gustong gawin. But hindi natin na-work out. Yun po. Mga bagay na kung saan kailangan mong i-improve sa sarili. Mga bagay na kung saan gusto mong i-develop. Yun. Nakikita mo sa ibang tao pero hindi mo parang hindi mo kayang gawin. Bakit? Alam mo ba kung bakit? Dahil you don't have enough or parang wala ka pang confidence sa sarili. Yun. But I want to tell you today, you are qualified or parang meron kang ano eh, meron kang parang meron sa sarili mo na kailangan mo yun ilabas. Ano ba yun? Hindi yung ano ha, hindi yung mga bisyo ha. Yung sinasabi natin dito, kailangan mo i-work out na parang wala ka pang self-confidence. Kailangan mong mayroong mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo kayang gawin. Yun. Ano ba yung mga bagay? Number one,
your attitude. Okay. Attitude. Nahiya, mahiyain. I know meron dito nood na mahiyain. Tulad ko, mahiyain talaga ako kapag andyan ako sa stage, magsalita sa stage. Well, natatakot ako eh. Kinakabahan, yung kaba, yung number one, yung kalaban ko, yung kaba. Number two is yung self-confidence. Parang mahina pa yung self-confidence. Kailangan pala yun, dapat meron tayong tiwala sa sarili. Bakit? Kapag wala kang tiwala sa sarili, wala, hindi mo ma-achieve yung mga goal mo, hindi mo ma-achieve yung mga dreams mo sa buhay. Kailangan mo yung meron kang self-confidence. Dapat tiwala sa sarili. Kung nagtitiwala ka sa ibang tao, bakit wala kang tiwala sa sarili, di ba? Kailangan, bago ka magtiwala sa ibang tao, meron kang tiwala sa sarili. Yun. Kailangan mo yung i-work out yung self-confidence mo. Number three is, meron kang mga bagay na kung saan natatakot ka. Natatakot mong gawin. Dahil natatakot ka kung anong reaction ng ibang tao sa'yo. Actually, yun din yung sa akin dati. Natatakot ako, baka anong sasabihin nila sa akin. Yun. Parang na-stagnant tayo. Parang tubig stagnant lang eh. Diba? Makikita mo sa mga tubig stagnant, maraming ano dyan, mga insect, diba? Kapag stagnant ka, hindi mo yun ma-improve yung sarili mo. Hindi mo yun ma-achieve yung mga dreams mo. Kailangan mo maging parang tuloy-tuloy lang ang daloy ng buhay mo. Dapat meron kang tiwala sa sarili, nasabi ko na yun. Huwag kang matakot na gawin ang mga bagay na gusto mo, na talagang tama naman eh. Huwag lang yung mali, di ba? Kapag makikita mo naman na masama or mali, so huwag mong gawin. Pero kung tama naman at para sa lahat yung gustong-gusto mo, gawin mo. Okay? Dapat huwag kang matakot sa ibang tao kung anong sabihin sa iyo. Yun. Number four is gumawa ka ng bagay na hindi mo pa nagawa noon. Anong mga bagay na hindi mo nagawa noon? For example, trabaho mo ngayon. Anong trabaho mo? Kung nasa office ka ngayon, nagtatrabaho ka, umuupo ka lang everyday, ganun lang yung trabaho mo. Parang boring eh, di ba? Nakarelate ako dyan kasi for how many years I'm working one of the company. Everyday, yung cycle ng buhay ko, ganun lang. Punch in, break time, punch out, tomorrow again. Parang cycle lang eh. Pag tanggap ng sahod, ganun, gastos, yun lang eh. Gumawa ka ng mga bagay na parang bago. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin na hindi mo pa ginawa? Tulad ng trabaho mo. Kung ikaw ay bored na sa iyong trabaho ngayon, gumawa ka ng mga bagay na kung saan makatulong rin sa iyo. For example, yung sahod mo ngayon. Kapag sahod mo, for example, 10,000, 12,000 per month, tanong ko sa iyo, kasya ba yung 10,000 or 12,000 per month? Kung wala kang ibang ginawa, tumanggap ka lang ng sahod mo every month, every 15th days of the month. Parang ganun lang eh. Kung minsan nangungutang ka pa. But kung gumawa ka ng mga bagay na gustong gusto mo, na something new, gumawa ka ng extra income. Okay, ano ba yung mga extra income? Manood ka sa mga video sa YouTube. Hindi lang sa akin, marami po tayong mga vloggers, marami po tayong mga coach. Actually, ako nagpapasalamat po kay Chinkitan dahil po sa mga videos niya. Kay Doc Gigi Songa, I really like her presentation sa YouTube. And marami akong mga
nakikilala ang mga YouTube vloggers. Hindi lang sa YouTube, kahit sa Facebook meron din. Di ba? Nag-Facebook, halos lahat nag-Facebook. Yun. Gawin niyo yung Facebook as educational. Di ba? You learn something from it, like YouTube, other website. No? Huwag mong gawin yung Facebook or YouTube na parang ano lang, palipas oras. Gawin mo yun na parang nagbibigay rin sa'yo ng learnings or education. So, ako ganun din eh. Gumawa kami ng nagluluto kami ng mga pagkain dahil po nakikita namin sa YouTube. At ibinibinta din namin yun. So, sa'yo rin, pwede mo yung gawin. Manood ka sa YouTube, sa mga website, like cooking, paano gumawa ng candy, paano gumawa ng, ano ba yun, pinasugbo, or anything, pagkain, na pwede mong ibenta. Kailangan mo yun, dahil kailangan mo ng extra income. Number two, manood ka or mag-attend ka sa mga seminars. Huwag niyong sabihin na, copy-paste lang yan kay Doc Gigi Sunga. Hindi, ganun. I learn from it. Yun, i-remind ko lang kayo. Mag-attend ka sa mga seminars. Merong mga seminars dyan na libre lang. Meron ding mga seminars na may bayad. Kung meron namang bayad, mag-attend rin kayo. You need an investment. Parang investment na rin yun. Diba? So, try to invest something na pwede mong i-improve sa sarili mo. Walang business na walang investment. Kailangan talaga yun. Kapag walang investment, ibig sabihin hindi yun kikita. Meron namang sabi nila, pwede ka naman mag-business. Meron namang negosyo na walang investment. Yes, marami. But kailangan talaga, ano ba yung investment? Yung investment, hindi lang yung pera yung pinag-usapan sa investment. Yung investment natin, number one is time. Invest your time for it. Number two, invested knowledge. Yun. Ano pa? Of course, kapag pumunta ka sa isang seminars, investment pa rin yung pamasahe, di ba? Investment pa rin yun. Nagastos ka eh. Ano pa? Learnings. Mag-internet ka, investment pa rin. Walang negosyo. Kahit nagtatrabaho ka, mahanap ka ng mga trabaho, you are applying for job, you are investing something, di ba? Nag-invest ka pa rin yan. Ng pera. Time. Effort. Yun. Investment mo yun. Yun ang kailangan natin gawin. Yun ang pang-apat na sabi ko sa inyo. You need to do something new para sa sayo. Kailangan mo yung dating hindi mo na ginawa, hindi mo ginawa, gawin mo. Okay? Tulad ko, actually, yung weakness ko, sinabi ko na rin yun dati sa mga videos ko. Yung weakness ko talaga is the way I speak. Natatakot ako sa pronunciation ko, natatakot ako sa grammars ko. 'Di ba? Yun. Actually sa YouTube, dito sa YouTube ko, meron ako mga previous videos na may mga bashers talaga ako. Sabi nila, Tagalog ka naman pero parang ano, yung accent mo iba. Mali-mali daw yung Tagalog ko. Yes, inaamin ko 'yun. Maling-mali yung Tagalog ko dahil ano talaga, yung accent ko is Ilonggo, Bisaya, lumaki ako ng Bisaya, Cebuano, di ba? Marami naman akong kilala na Bisaya, Cebuano, pero magaling silang mag-Tagalog. Pero ako, parang ganun na tatakot ako. Pero hindi ko yun pinansin. Parang na-overcome ko yung takot na yun. Kahit ganun yung the way I speak, kinukontinue ko pa rin yun. Diba? Yun kasi, parang, I love it. I love this kind of job. No? Sa totoo lang po, this is not about money. Diba? Wala naman ang bayad dito. I invest talaga. Ini-invest ko ito para sa mga future. Na tulad ko rin. Alam kong maraming
mga kababayan natin dito sa Pilipinas na tulad ko rin, natatakot sa sarili, nahihiya, ano pa ba, walang self-confidence, parang bored na sa sarili, kailangan mag-develop ka na something gusto mong i-achieve, diba? Gusto mong i-learn, diba? Try to do something na bago sa sarili mo. Yun, yun ang apat na ibinigay ko sa inyo ngayong araw na to. Yun lang po. Maraming salamat sa pamanood sa video na ito. Thank you for watching this video. If you like this video, please thumbs up. But if you don't like this video, okay, you can... But if you like, approve. But, once again, I invite you to subscribe this video. Okay, and inimbitahan ko kayo na magbisita sa website www.iancanillas.com. Meron po tayong online shopping doon. Meron tayong eBay, meron tayong Lazada, meron tayong Shopee, lahat, marami. Meron tayong online shopping, online store doon. Kung gusto kayong mag-shop online, iniimbitahan ko po kayo na magbisita sa website. Legit po yun ha, because I am the affiliate marketing of Lazada, Shopee, and eBay. Okay? So, yun lang po ngayong araw nito. Maraming salamat sa panood ng video nito. Thank you for your time and God bless. Bye-bye!